So ito na, makikita natin kung paano nga ba i-demo ang pagbuo ng isang human torso. Makikita natin ang iba't ibang parte ng katawan ng isang tao sa pamamagitan ng ating human torso with the help of our teacher in science na si Ma'am Charmaine and of course with our math teacher, Sir Janisha Awana. So yan, panoorin natin. Okay sir, so ito po yung ating human torso na bisexual. So pag sinabi po natin bisexual, hindi po siya literal na bisexual or bakla. Okay po, or tomboy. So bisexual kasi po, pagdating din sa reproductive part, reproductive system ng ating human torso, pwede po natin siyang palitan na female reproductive part at yung ating male reproductive part. Okay, so unahin na po natin yung ating male reproductive part. Dito sa ating male reproductive part, pwede din po natin dyan tanggalin yung ating penis. Okay, so ito po yun. So, yung ating penis po, pag natanggal na, pwede din po natin siyang i-divide into two to further discuss the internal different subparts of this penis. So, papalalinin po natin yan pag nandito na po tayo sa General Biology 1 discussion. Narinig din po ang iba pang parte ng ating reproductive male part. Na pwede din po, internal. So yan ang male reproductive system. Dito po yung tsura sa loob. Hmm, ganyan pala. So, pwede po natin siya nilagay. Kaming dito, tapos ang abulang din na naman. So, syempre, yung na pwede po din natin tanggalin para mapalitan po natin once na ang ating discussion is all about the female reproductive naman. System. Female. So, this is how the female reproductive system looks like. So, pansinin nyo may kakaiba na linings yan at mag-discuss din po natin yan as we go on with, as we go further with the lecture. Yes. So, yan na yung female reproductive system. Yes, sir. Pero may surprise pa dito, sir. Ano ba yung surprise na yan? Kung sabihin mo na. Kanina, nabubuksan. Ayan. Then natin yung ating male reproductive system para mapag-aralan yung internal subparts nito. Doon din po ang ating female reproductive system. And the model na meron po tayo ngayon is fertilized po yung egg. So meaning to say meron pong nabuong baby. May nabuong baby. Buntis pala siya. Pero fetus pala naman. Buntis pala siya guys. So meron din po tayong model ng fetus. So ito po siya. Dito po natin makikita yung ating pwede po natulog kanina lang. Yan. Okay, so ganyan pala. Close-up natin. Yan. So, ito po yung ating fetus. Stay under the uterus. Blood lining. Hanggang sa siya ay lumaki. At yan po yung panilaki pa rin. Ating reproductive part na ating human. So, buuin na natin.
There you have it, ladies and gentlemen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa pag-tour dito sa UIS Senior High School Science Laboratory. Once again, maraming salamat po, Sir Janice Awanan, Ma'am Charmaine Santos, and once again, I'm Mr. Sinlo Jr., and we are happy to serve!